Sinalakay ng mga otoridad ang isang pinaghihinalaang sex den sa lungsod ng Pasay. Ilang menor de edad ang kanilang nasagip. Si John Consulta, naka-alerto 24. Eksklusibo. Ilang araw din nagsagawa ng surveillance ang mga tauhan ng NBI sa disco bar na ito sa Pasay City. Matapos makakuha ng tip na nagsasayaw daw ng hubad ang ilang kababaihan sa loob, kabilang ang ilang menor de edad. Pero ang ikinabahala raw ng mga otoridad, ang umunoy milagrong nagaganap sa loob ng mga VIP rooms na ito sa pagitan ng mga suking customer at batang GRO. Nang makakuha ng sapat na ebidensya at kaukulang search warrant, agad ikinasa ng NBI ATRAD o Anti-Human Trafficking Division, iakat ng DOJ o Interagency Council Against Trafficking, mga tauhan ng DOLE at DSWD ang isang operasyon. Isa, dalawa, labaso. Nangkapang tumakas ng ilan pero nahuli rin. Sa loob ng mga kwarto, tumambad sa mga operatiba ang kondom, pills, at iba pang ebidensya. Sa kayo ay aming inaaresto salang human trafficking. Ha? May karapatan kayo manahimik, may karapatan kayo sa abogado. Kasi na-establish din natin na nagkakaroon ng pumapayag silang makipag-sexual intercourse ang mga guest relations officers sa mga customer for a fee. Ito po ay violation ng Republic Act 9208. It appears there are minors from 2 to 3. Although initial findings pa lang ito, hindi pa natin. Kailangan natin ng confirmatory test through dental test. Maraming namang tinanggi ng mga manager ng establishmento na may illegal sa kanilang ginagawa. Hindi kami kukuha ng minors. Bakit po? Kasi bawal kasi yung minors. May mga birth certificate yan. Kakasuhan ng paglabag sa RA 9208 o Anti-Human Trafficking Act ang mga operator ng disco bar. Habang sasailalim naman sa counseling ng DSWD ang mga na-rescue babae sa operasyon. Dahilan dito ay karamihan naman dito ay kahirapan. That is the reason why lahat po ng nare-rescue natin ay considered as victims. John Consulta, naka-alerto 24.